advantage ng mata, pero ano rin advantage ng sexy. Okay? So, unang topic. So, sino ang mataba dito? Ikaw, siya. Hindi rin kayong mga payat, kami matataba, pag nag-diet kami, papayat kami. Kayong payat, pag nag-diet kayo, papayat kami. Bella, tsaka yung upo, di ba magkakit? O, di ba masikip? Pag hindi nga lang, pag hindi Jesse, hindi na makasali dito. Ito, may pagdedebatehan tayo. Ayan. So, pagdedebatehan natin, anong advantage ng mataba? Ano rin advantage ng sexy? Okay? So, unang topic. So, sino ang mataba dito? Ikaw, siya. Si Ethel nga nakikita yung upuan sa likod sa'yo, hindi na nakita yung sandalan mo. Ayan ha. Nakita mo ha, sa upuan pa lang. Dihado ka dito. Dihado yung ano po, anak. Okay. Hindi na nga tayo, tagtaglimi mo na, hindi ka kasi sa upuan. Diba patay lang, kasama na yung buwan. Ayan. Yung sumasabit ng gano'n. Oh. Ano ang advantage ng isang mataba o sexy sa loob ng bahay? Ang advantage sa loob ng bahay, kasi may jowa. Kaming majowa ko, maswerte ng jowa ko kasi hindi na kailangan namin bumili ng kama kasi may kama na siya, may katabi siya, may ulan pa siya. Ay! Hindi, tsaka correction din isa. Kasi pag ginaganan mo si Amir, akala mo nag-i-enjoy pa siya pero hindi na pala siya makahinga. Ano? Masa yung comment? Pag-ing kakampi si Ethel dito. Pag-isa na gano'n. Si Amir! Akala niya, akala mo nag-i-enjoy siya, hindi na pala siya makahinga. Okay. Okay. Yun yung advice sa loob ng bahaya, sa mag-jowa, may kama na, may unang may katabi na. Ay, talaga. Sa payat. Oh, ano naman, Elton, yung advantage ng sexy sa loob ng bahay? Ay, syempre makakafilos ka. Eto nga, pag dumaan ko, di ba na yung mga gamit? Dahawi yung mga gamit. Nakikilos, may pambayad naman ako sa kasambahay. Ay, ako yung kasambahay din naman ako eh. Pero ang advantage ko, syempre maliksi ako, makakapag... Kilos. Ang maliksi rin ako, sinigit tayo nga nga yung aliksi mo, dali. Okay. Akala mo sa akin, disable ako eh. Mama! Maraming advantage ha pag ano ka, hindi mataba. Hindi rin kayong mga payat, kami matataba, pag nag-diet kami, papayat kami. Kayong payat, pag nag-diet kayo, papayat kami. Pero naman ang payat, pag nagpataba, tataba, ang mataba, pag nagpataba, ano yung malon? Okay. So first round, sino nalo? Hindi pwedeng kung sinong manalo. Kasi parang parehas may punto. Baka lang magsasabi kung sino manalo. Parang parehas may punto eh. So, next question. Anong advantage ng isang sexy o mataba sa workplace? Unahin muna natin ang sexy. Siyempre, mas maaano ka madaling mabenta. O, di ba? Kung nasa industry tayo, tapos kailangan ng talent ko, mas pipilihin yung sexy. Hindi rin. Mas advantage siya mataba sa workplace, lalo sa Jollibee. Pag nag-apply ka bilang crew, hindi ka ano ka, baskot ka agad. Mas magaling niya kasi mas malaki ka pa sa maskot, si Jollibee yung ipapasok sa loob sa'yo. Diba, baskot ako pag-ano ka, di ba, na-promote? Maskot agad. Normal, di ba? Hindi, maraming kami ang mga sales lady. Pero normal, hindi yung mahirap, hindi talaga yung ang trabaho mo, yung talagang gigil ka, yung gusto mo talaga. Mahirap pa yung maging mascot. Unang-una yung mascot, ang hirap yun kasi pag pumutok niya, ikaw lang makakahabol. Hindi mo pwede share, puro like lang. Wait lang, sa trabaho, ipawis. Kaya kita mo, hindi magmamantika. Okay ha,
Sa Riot, syempre nagkakahabulan yan. Wala na. Ano? Wala pang tanong. Nagkakahabulan yan, syempre, para makaligtas ka, lulusot tayo sa mga eskinita. Oh. Ano advantage ng mataba sa sexy? Ano din ang advantage ng sexy sa mataba? Oh, unahin natin yung sexy ulit. Oh, syempre kami makakaano kami agad. Kasi ito mataba, di ba? Oh. Matagal makatakbo. Wala na, makukuyog agad to. Bakit ako? Ano sa ano, sa eskinita, kung pwede nang pabuksan ko lang yung kabila na... Ang tagaling, talino. Highway talaga doon. Tsaka, bakit ako magkikipag-away? Pwede mo mag-antay na lang. Kailangan din ako na hawak ng mga chinelas doon. Hindi pa nagkakabulan, tatakbo ka doon. Ako na maghawak ng mga chinelas doon. So, pinahabol mo pala ako? Oo, okay na maghabulan. Okay. Sa ito ha, pag bumibili ng damit, anong advantage ng sexy sa mataba at mataba sa sexy? Unahin natin ang mataba. Hindi ka ba hindi offensive? Na? Pag bumili ka lang ng damit. Kasi di ba usually kayo, yung oh my god, parang hindi sa akin kasya. Wala ba kayong extra small? Wala ba kayong medium? Sabi hindi. Ano? Isang size lang. Ano? May bedsheet ba kayo? Oh, damit ba yun? Ginagawa namin damit yun. Ay, maliit yan. Gusto ko yung queen size. Ano sa arte nyo, di ba? Ikaw, Ethel, anong advantage mo sa pagbili ng damit? Kami, pagka ano lang, pwede kami sa malaki na damit. Di ba? Pinagano namin. Totoo? Oo. Hindi siya puputok. Sabi ka sa akin. Tapos, sa inyo kasi pag ganun na, di ba, pag maliit, pumuputok yung damit. Bakit? Bedsheet puputok. Dalawa lang yung sira, bibilang mo, shower, bedsheet. Quarantine? Hindi. Bago kasi parang hindi ko nang gaganoon, pati ang tuwalya, hindi ko kaya. Parang mas maganda yung trapal kasi kutur. Ayun pala, trapal. Ano yung patay? Ito, pagpupunta kayo sa ano? Sa buffet. Ayan, oh. Ano ang advantage ng mataba at sexy pag nagpunta ng buffet? Advantage ng mga sexy na kumakain sa buffet. Kasi kami, ano eh, minimaintain namin yung ano eh, yung figure. So, pwede namin tikman yung lahat ng mga pagkain pa konti-konti. Kasi less rice. Paano yung less rice? Less rice. At saka, alam pag sexy lahat, alam mo may matitira sa lahat pag kumain, di ba? Okay. Hindi nakakahiya ang lumabas na resto. Kasi konti lang. Mas nakakahiya kayo, pati sa sarili nyo, hindi kayo totoo. Babayaran yung 999 buffet, eat all you can. Tapos yung nakakainin nyo, ginawa yung para sa matataba talaga. Kasi non-stop yung smorgasbord. Ganun yun, eat all you can nga ang tawag. Kahit, huwag ka lang mag-take out. Kahit busog na busog ka lang, pwede ka hindi mag-ubos yun. Kasi ang arti nyo. Less rice, tapos apat na hakbang, gutom. Pero na yung pag-ano, ilang tao ginabayaran mo pag nag-buffet ka? Ay! Tato! Isa! Tapos ako sa'yo, huwag ka na mag-pisa. Okay, sa aeroplano, ano ang advantage ng mataba at sexy pag pumapasok sa laboratory ng aeroplano? Ayun, nakakagalaw ako. Makakagalaw ako ng bonggang-bongga. Eto, pagpasok ko ng ganun, hindi na makakagalaw. Makatras din ko. Hindi na siya makakaiit. Pagpasok sa diretso lang, mas atras na. Ikaw, pwede ka? Oo, pwede pa ako magsalamin-salamin doon. Oh, yes. Pwede ako magbihis nga doon. Oo, oh, totoo. May tinatawag na yung Hulk Carry dito. So, laki ako may dalang gaspan. Pag-iihidor na lang, kasi gagano'n sila. Or kung isa, di ba magkarap ang laboratory? So, isa dito, isa doon. Bakit ito lang, bakit ang topic? Topic mo ito, di ba? Oo, topic mo ito yung kami gusto nito. Oh. Sabi ko na, ayoko rin tapay sa aeroplano. Ano ba nung talagang hirap ako sa aeroplano? Pero ang advantage sa mataba sa aeroplano, halimbawa hindi man umistart to aeroplano,
pwede kami tumulak kasi masapwede sa kami kasi. Wala pang pinag-iingat lang tinutulak! May gumagano. Pag sumigaw yung sinisigaw ng ceasefire, pag pag-i-stop no, i-stop yung aeroplano. Tulak nyo! Okay, ano ang advantage ng isang mataba o sexy pagdating sa love mate sa boyfriend nila? Ayan na, hindi mo nahinga yung joke! Ayan na. Ako kami, pag sexy, pwedeng ano, lahat ng position. Lahat pwede. O nakakaibabaw kami, nakakailalim. Eto, wala. Natagal nila. Bakit nangihibabaw kung mahihirapan naman ako? Para ganaan ang jowa ko, nagpipretend nila akong lechon. Alam mo ang lechon na rin lechon? Parang lechon na nagagamit ng kamay ko. Oo, gano'n kami. Tsaka ano, pwede kung ako mismo ang bumitbit sa jowa ko. Ay! Wow. Hindi mo kaya, di ba, Jackie Lee and Jess, hindi mo kaya siyang bitbitin. Paano? Ako kaya kong bitbitin si Amir. Ay, si Amir ang umibabaw? Hindi. Ang tawag yung Pookie Mouth! Okay, gagawin sa akin, hindi ko kayang, hindi ko kayang i-anay yung leg ko. Ah! Ingat na lang, diba? Ano ang advantage sa mataba o sexy pagdating sa driving? Ayun na, hindi nga kasha. Hindi siya makakasagot niya. Hindi kasha. Bakit hindi pa naman po top down, di ba? Top down? Ano ka ganun yung hindi, iba rin manubela at saka yung upuha, di ba magkadikit? O, di ba masikip? Bakit hindi nga alam pa dito, Jess? Hindi nga makasali dito? Magka-sexy ka, pwede pa talaga maraming makasakay kasi magkaganon mo pa yung pag sinasabi, manibela, eh, pag mag-drive, hindi naman sinabi ng kotse o tricycle, pwede naman mag-drive sa bus, di ba? Malaki naman yun. Malaki naman yun. Bakit ganun lang magpasiyan pag na-drive? Pwede ba sa jeep? Malaki din yun. Ayun, tama. Pwede ba sa Ferris wheel? Laki-laki din yun. Ako naman. Kasapwa ka kasi. Hindi ako kasapwa. Ako yung naman tatanong. Tsaka, ano pag nag-kotse ka, dapat yung upuan, bitanggan. Hindi, bitanggan ko. Tapos yung upuan pa naglalaba, oh. Yung lalagay ko doon. Okay. Ano ang advantage ng sexy at mataba pag umaakyat ng hagdan papuntang, halimbawa, fourth floor, walang elevator, hagdan lang. Oh, kami, mabilis kami makakaakyat talaga. Oh, mabilis yung mabilis kayo makakyat, mabilis kayo mapagod. Oh, kasi, three stairs, pahinga. Save the best for the last. Akala mo, bilis nang mababa, pero gugulong pa dito. Hindi na po ba yan? Mabilis mo mababa. Sige, di ba, bibilis sa lumakyat, pero pag na-reach nila yung summit o yung top, pagod na. Oh, ikaw? Kasi kada ano, pahinga yun. Pero mga ilang minuto yun? Mga 5 minutes. Sa oras. Kada hakbang pahinga yun. Ikaw, Jesse, may tanong ka ng advantage ng mataba sa ano? Ano advantage ng... Pag naglinis ng puwet. Pag naghugas daw ng puwet. Walang bidet. Walang bidet. Ako maaabot ko talaga kasi wala nakaharap. Walang mga nakaharap. Eto, di ba hindi niya naaabot? Sa akin mas madali. Yung tabo, gano'n. Sa batok na lang gano'n. Kasi shake na. Kasi pupunas na lang sa pinto. Okay, ito ang last question. Ha? Okay. Sa tingin mo, sa pagitan ng sexy at mataba, sino ang mas malakas umutok? Yung sexy, yung mataba. Yung mataba talaga. Okay. Kasi may malaking reserva sa loob. Malaking space eh. Oo, malaking space. Sa kanila kasi, ang arte eh, yung parang may mga silencer. Eh, sa inyo? Ako pero yun ang mabaho talaga. Ganun sa inyo? Yun yung... Spread na ako dito. Okay, panalo ka na! Ang marami sila!
salamat eh, Ethel, ayan. So, invite your friend, invite my lover ba? Ayan, salamat din sa pag-invite sa akin dito sa channel mo. Ayan, mag-subscribe po kayo. Etong Buba! Etong Buba Vlog! And Lucky Pepa! Yeah! Ooh! Jessie, ang pabasan daon! Wala ako ma'am, stay tuned sa panibagong pangalan mo! Thank you. I love you. Subscribe po kayo. Libre naman po yun. Thank you.